dyan. So good morning mga farmers. Welcome back to my channel, Sir Chaddy Farmer, ang guro magsasaka ng Sibunga, Cebu, Philippines. And if you're new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay, so for today's vlog mga farmers, ang pag-usapan po natin is yung aking ika-20 harvest ng aking Galaxy Max F1 Ampalaya. So meaning today is November 9, 2023, and today marks our 20th harvest ng ating Galaxy Max F1 Ampalaya. So yun po ang ating pag-usapan ngayon mga farmers. Gusto kong i-share sa inyo yung ating harvest. Ngunit bago po ang lahat mga farmers, shoutout muna sa ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao. Most especially sa aking mga mentors sa Ampalaya Farming. Unang una, agaw Pino Yanggurin Caminadi aka Pino's Vlog. And of course, shoutout to agaw Jupil Montañez Alcuba aka Jupil the Farmer anak ni Matoy. So shoutout agaw Pino and agaw Jupil. So thank you so much for the knowledge and inspiration and ideas na inyong ibinahagi sa akin. Ngayon, ito na, 20th harvest na tayo. And also, shout out sa ating mga kaibigan mula dyan sa Duguan, Cebu nga Cebu. So sa mga Redondo family, shout out sa inyong lahat. Tatay Alberto Redondo at saka kay Nanay Joy Redondo, at the same time kay Ate Janice Francisco, shout out Ate, and then Ivy Sibilia, shout out, and of course to Ate Tessa Sorrilla, shout out po sa inyong lahat, and kay Pete Andrew Sibilia. So shout out po sa lahat ng ating supporters, fans, taga pagsubaybay diyan sa Barangay Duguan, Cebu nga Cebu. And of course to Boss Ayan Vlog sa Barangay Kaagay, Cebu nga Cebu, shout out Boss. And of course Boss Wilson TV, Serge TV ng Davao City, shout out, shout out. And of course Jojo the Farmer from Barangay San Antonio, Southern Leyte, shout out. And also to Salvador Farmers, shout out. And Greggy Farmer, Police Farmer, Bomberong Farmer, Ako'y Taga Bukid Vlogs, and then sa lahat po ng ating mga kasamahan. So The Oracle Channel, kay Lisel Fajardo, Jubel Yeba, kay Mami Iska Indalusa, at sa lahat po ng ating mga kasamahan sa YouTube. So shout out sa inyong lahat. And then yun, ipagpatuloy na natin mga farmers. So tara na. Yan, so good morning mga ka-farmers. Welcome back to my channel, Sir Chaddy Farmer, ang guro magsasaka ng Cebu nga Cebu, Philippines. So ngayon mga ka-farmers, kasalukuyang nandito tayo sa aking Ampalaya Garden. At ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo yung aking napipitas na mga ampalaya sa araw na ito. At paumanhin po mga ka-farmers, sapagkat yung ating pag-harvest, yung ating actual na pagpitas ng mga bunga ay hindi ho natin mapapakita, sapagkat nag-start po akong mag-harvest at 5 in the morning. So madilim pa, hindi pa makikita yung pagbibidyo natin. So mablard. Kaya naman, ang ipapakita ko na lang mga ka-farmers ay itong aking mga napitas ngayon. So ngayon mga ka-farmers ay ika-20 pitas ng ating ampalaya. So meaning 20th harvest ng ating Galaxy Max F1 ampalaya. At ito po ang aking ipapakita sa inyo. Unang-una, yung aking pamangki nandoon po sa first plot at saka sa second plot, nag-start na po siyang maghakot ng ating mga napitas na ampalaya. So yan. So ngayon mga farmers, dito tayo sa third plot. So ito po yung harvest natin mga farmers sa third plot, yan. Ito hanggang doon sa dulo. So yan po ang ating ipapakita sa inyo mga farmers. So ito siya, no? Proudly presenting to you mga farmers yung ating mga na-harvest sa araw na ito. Okay?
So yan. Okay. And then yung ating ampalaya mga farmers, almost 3 months na. So I have observed na meron tayong mga normally no sa edad, meron na tayong mga leaves, yung mga dahon na nag-matured, so nag-yellow na sila. So pa-decay na sila no, kulalanta na sila like this one, ganyan. That's normal mga farmers. Okay. Kasi may edad na yung ampalaya natin. Okay, so yan ang ating harvest sa araw na ito. So hopefully mga farmers, aabot ng 40 kilos yung harvest natin. If not mistaken, no? Depende, no? Mamaya, kung magkano talaga yung ating harvest or ilang kilos yung ating maharvest sa araw na ito mga farmers. Yan, so grabe ang lalaki ng ating ampalaya mga farmers. Okay, so yan. Kumusta pala yung mga ampalaya nyo dyan? Mga kaibigan natin, no? Idol, Sajs TV, Agaw Jupil, Agaw Pino. Musta, ang si update sa itong mga palaya diha. Sa Salvador Farmers, kumusta ang inyong mga tanim? Okay. So, yan po ang aking harvest sa araw na ito. So, this is third plot. Yan. So, sa awa ng Diyos mga farmers, kahit hindi po tayo nakapag-spray ng medyo mahabang panahon. Actually, mga farmers, yung first at second plot mga farmers, hindi ako nakapag-spray ng ano na? Almost 2 months. But then, I will try my best tomorrow siguro or this week na makapag-spray ako kasi yun nga, nakabili na tayo ng first investment natin mula po sa ating kita dito sa Ampalaya is nakabili na tayo ng Yamada 6.5 horsepower na power spray. So si set up ko po ngayong gabi siguro pagka dating ko galing sa work. So yun po ang aking gagawin para kasi may plan ko talaga mga farmers ngayong araw na to or by tomorrow mag-spray na ako mga farmers kasi nakapaghalo na ako ng medisina. So yung gamit kong medisina is cocktail knowledge gain from my mentor no, Jupil the Farmer. Ang sabi niya kasi tanong ako ng tanong mga farmers kung yan ang harvest natin, maaari bang i-mix yung tatlong medisina in one mixture sa isang drum ng tubig, no? At ang sagot po ni Agaw Jupil ay okay. So, yun. Mentors natin, so we have to follow. Cocktail style. So, ang ginawa mga farmers, para mas magiging maganda yung ating harvest, ano? Mag-spray tayo. So, yan, ating harvest hanggang doon. Marami. Yung gamit natin sa pag-spray is gold insecticide, tapos mix natin together with score fungicide and foliar, no? Yung gamit kong foliar mga farmers is gagamitin natin foliar is calcium boron. So yun po ang hinahalo ko mga farmers kagabi, hinalo ko siya, minix actually, no? So nagcocktail ako kagabi. So gold score fungicide at the same time calcium boron na foliar. So hopefully mga farmers, ma-spray ako, makapag-spray ako this afternoon, no? After my class mga 5 PM kasi yung application ng pag-spray maganda early in the morning and also late in the afternoon kasi hindi na mainit. Ibig sabihin makapag-penetrate yung ating mga medisina na ginagamit sa protection laban sa fungus, insect pesticides at sa pangulubot ng mga dahon. So kung wala masyadong araw, makapag-absorb po yung ating mga ina-apply na is pinag-spray natin sa ating ampalaya. Okay, so yan po yung gagawin natin.
So yan again, no. So sharing my 20th harvest ng ating Ampalaya Galaxy Max F1 po ang ating variety. So yun po yung ating harvest. Ito po ang kasalukuyang mukha ng aking Ampalaya garden dito sa Barangay Tubod, Sibungas, Cebu. Okay. Ako lang nag-iisang ano dito. Nag-aampalaya. So merong nag-aampalaya dati. Si Agaw Lari, si Agaw Jaime. Traditional method, hindi pa sila nag-adapt ng panibagong method na ito na naka-plastic mulch. Tapos yung ating tabla ay minimum 5 meters and maximum 8 meters. So hindi po nila ito in-adapt. Yung kanila is mostly traditional 3 meters ang tabla. Kaya mas madaling namatay yung kanilang mga tanim. Pero okay lang yun. Ang importante may tanim. Okay. So yun po yung harvest natin, mga farmers. Thank you so much sa inyong panonood. Okay, so yun po ang harvest natin sa araw na to, mga farmers. Maraming salamat sa inyong panonood, suporta, at of course, no, thank you so much sa mga bisita natin na nagpunta sa channel natin at the same time nag-subscribe po. Kasi I have observed everyday yung channel natin is growing. At least man lang meron tayong nadagdag na mga 10 to 15 subscribers in a day, or 10 subscribers, no, even 5 or more than that, or even 1, 2, 3. It really matters to me kasi of course, no, pagpatuloy natin yung buhay natin bilang isang farmer, kasi in this way kasi, mga ka-farmers, nakatulong tayo sa kapwa natin kasi food production tayo, fresh food production. So ito po ay nakakatulong sa pagpapakain sa mga tao, especially po doon sa urban area sa Cebu City at sa part, ibang parte ng Cebu, kasi Cebu po ang ano natin, market. So yun, aside from being a teacher, as to contribute in the development of our youth, no, I do also farming to help the food necessities in, as to address the food necessities in our country, most especially here in Cebu, kasi mahirap, wala na akong out of 100 people, baka meron lang isa hanggang lima yung nagpa-farming. So ratio, mahirap talaga. Kaya ganun, mga farmers, ako buhay farmer, farmer talaga ako, mga farmers. Diyan kami lumaki, pinalaki ng aming mga magulang, kaya hindi nawawala sa isipan at puso yung pagpa-farm. So once again, this is Sir Chad Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibunga, Cebu, Philippines. Thank you so much, mga ka-farmers. Bye-bye and thank you.